So yun guys, no, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Bali ngayong araw, papunta tayo sa ano, sa Bio Research dito sa may Paranaque. Kasi ano, nakatanggap tayo ng imbitasyon galing kay Sir Allen. Yan, ng Bio Research. Tapos yun nga, sasabay na rin natin, gagawin natin ng content, ituturo ko kayo doon sa pinaka headquarters nila ng Bio Research. Yung Bio Research yan yung mga ano eh, sa alam ko yung pinakamalaking pet shop dito eh. Kasi dati nung bata pa ako, nakikita ko na yan sila. Yan ang madalas kong tambay yan, kahit papunta ako Mega Mall, so sa mga mall dito sa South o kaya sa North. Yan, madalas ako tumambay nyo, tapos dyan ako tumitingin ng mga ibon, kalapati, isda. So yun o, abangan nyo, punta na tayo. O, biyahe na tayo. So, nandito na tayo sa Bio Research. Ito, nag-park lang tayo. Tapos tatawagan ko na si Sir Allen na nandito na tayo para pumasok tayo sa loob. May kasabay daw tayo na vlogger din eh, na iikot ituturo sa loob. Sama ko na kayo. So yun guys, no, hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa. Umakyat agad tayo rito sa Pigeon Mart. So dito natin makikita yung karamihan sa kanilang mga kalapate. Pero hindi pa ito lahat yon. Then meron na rin tayong ituturo sa mga batang fancier o yung mga baguhan. Gaya nito. Yan, sila Stitch Bolt. Then ito naman si Johnson. So yan o, akala kasi nung iba, kapag narinig nila yung mga words na yon o nabasa nila, yung Stitch Bolt and Johnson, eh, iisipin agad nila is kalapate. So hindi po, no, yung pangalan na yon ay kinuha lang rin sa mga fancier o yung mga founders o yung nauna noon. Yan, sila yung mga legends. Yan, sila yung nagbreed at nakapagparami at nakapagpapanalo nung mga ibon na yon. Kaya kinuha sa kanila yung pangalan nung linyada. Yan. Then eto pa, merong ino-offer si Bio Pigeons. Gaya nito, how to claim your imported pure line racing pigeon foundation cup. Kapag nagkaroon ng place yung ibon o yung kalapate na nanggaling sa kanila, lap winner man, finisher or overall winner, yan. So, may maganda silang offer. Pwede kayo ring mapasama dito sa pinaka Wall of Fame. Yan, ito yung mga nakapagpapanalo na, nagkaroon ng place. Yan o, North Race, kung mababasa nyo, and Summer Race. Yan, lahat yung mga yan ay nakapagpapanalo na ang ibon ay nanggaling dito sa Bio Research. Then, eto naman, mamaya yung mga pupuntahan pa natin, yung Pigeon Showroom. Yan. So, grabe, no? Then, eto na, yung Pigeon Condo. Ito yung kauna-unahan sa mundo. First in the world. Yan, may 6-story open-air pigeon conditioning tower pa. Yan, so itong Pigeon Mart, yan, kung saan tayo nakatayo ngayon. Yan. Grabe, no? So, sobrang laki talaga nitong ating pinuntahan. Yan, no, yung Twin Castle. Then, eto naman, yan, no, may Vloggers YouTube Station. Okay, no? So dito, ito yung mga puro kalapatids to. Yung sa atin, hindi pa nagagawa.
yung para sa mga pets naman. Yan. So dito puro mga nagkakalapat ito. Dito puro vloggers na kalapatids. Meron tayong hinahanap dito eh. Yung isa sa idol natin na batang nagkakalapat eh. Hanapin natin, no? Ayun, nakita ko na. Ito siya. Si Idol Batanggenyo Mangyan. Shout out sa iyo, Idol Batang. Then ito pala guys, no, ayan, no, kung mapapansin niyo, meron sila rito ng incubator. Grabe, sobrang laki nito. Etong sabi ni Sir Allen, lahat daw ng klase ng itlog pupwede rito. Gansa, pato, bibe, manok, etc. Basta lahat ng itlog, pwera lang yung itlog natin, no? So eto naman, ayan, nandito yung kanilang ibang mga merch, yan. So dito, yan, gaya na to, training box para sa mga kalapati. Dito may good news siya. Pero eto mga pinapakita natin ngayon is mga imported ito. May good news si Sir Allen na sinabi sa atin. Kung kayo ay mayroong mga produkto sa sariling gawa, gaya ng mga ganito, ay pwede din ninyong dalahin yan dito. At dito yung magiging parang pinaka selling area din ng produkto nyo na yan. Ito yung mga feeders nila. Oh. So, nakasupport sila sa mga local suppliers. Yan. So, pwede tayong dito magdala. Yan, oh, gaya nyan. Karamihan kasi dito yung mga imported. So, naghahanap sila ng local suppliers na kayang gumawa ng mga training box, yan, yung mga feeders, at kung ano-ano pa. So, ito, may mga produkto rin sila rito. Yan, yung mga molasses and yung mga tawag niya probiotics. Ito, yan, para sa ating mga alagang ibon, pets. Yan, hindi lang para sa kalapate. So, ang galing, no? Grabe. Napakagandang opportunity na binibigay nito sa atin. Hindi lang sa mga pet lovers o yung sa mga gustong bumili. Pati na rin doon sa may mga gustong gumawa o may kakayanang gumawa ng mga ganitong klaseng produkto. So, win-win situation tayo rito. Yan. So, ito na guys. Ito yung pinaka-exciting part. Isa sa mga exciting part. Ito na. Pupunta na tayo sa condo. Grabe. Kung kalapati, naka-condo. Nakakaingit. Sana naging kalapati na lang ako. So, yun guys, no. Nandito tayo ngayon sa pinaka-ano. Pinakamalaking loft o condo ng mga kalapate. First time ka makapunta sa ganito. Alam niyo ba, nung bata pa ako, dream ko lang to eh, makapasok makakita ng ganito. So eto, no. Teka na, natataranta tuloy ako. Para, kumbaga sa mga, ano eh, ito yung paraiso ng, ano eh, nagkakalapate o mahilig sa ibon. Eto, grabe oh. Eto guys, makikita nyo rito. Teka, i-reverse natin yung ating camera. So guys, pansinin nyo. Kung makikita nyo yung pagkakadisenyo, nakaangat yung flooring nung ano nila, nung cage. Tapos, ayun o, ayun yung mga ipot nila, oh. Tingnan nyo. Meron dito mouth ipot. Ayan o, oh, grabe. Imagine nyo, sa loob ko, kung nakikita nyo yung mga viewers at subscribers ko, di ba napansin nyo sa akin? Walang-walang sinabi yun dito. Pero ang magandang, ano, ang good thing dito is, eto, may sikreto. Ayan, ito yung pinakasikreto. So yun, oh, maswerte tayo kasi mabibayaan tayo dito ni Sir Allen. Yan, magagamit natin yan. Yun, so may challenge gagawin natin ngayon. Ito. So yan guys, kakasa tayo sa challenge. Ang challenge, 5 seconds. Mag-uubad tayo ng mask, i-inhale natin. Papakita ko sa inyo talagang effective siya. Ito. Uy, grabe oh. Wala! Wala kang maaamoy talaga. Napakahusay ng probiotics. So yun, maswerte tayo. Magkakaroon daw tayo niya, sabi ni Sir Allen. Then, i-continue natin pagdating doon sa loob o sa bahay. Ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin. Abangan nyo yan. Ito grabe guys, para ako nagbalik sa pagkabata. Kumbaga parang ito yung pinaka Disneyland ng mga nagkakalapate. Kasi talaga nung bata ako, ang first love ko bukod sa mga lovebirds ay kalapate talaga. So yan, no. At dito ka nga bibilib dahil doon sa probiotics na ginagamit nila,
Yun nga, meron kasi tinuro instructions sa akin si Sir Alin kung paano siya gamitin bukod sa ipinapainom. Yan. Dito grabe sa sobrang dami ng kalapate at may biruan pa nga silang tinatawag. Dahil nga gabundok na yung ipot ng mga kalapate rito. Itinatawag nga nila na Mount Ipot na siya. Wala kang maaamoy. Kahit yung tinatawag nga nila na nilalabas na amoy nung ipot ng kalapate, yung ammonia. Ayan o. Grabe. Hindi ko ma-imagine paano nila nagawa to. Tapos eto nga. Sa ngayon lang ako nakita nung condo. Ayan, meron silang pigeon farm certification. Yan. So, mahalaga rin yan, no? Talagang legal na legal yung proseso nila. Ayan, no? Grabe itong mga to. Yung mga linyado ng mga ibon nila, oh. Ayan, no? Talagang, eto kasi, experience ko yun nung bata ako. Madalas ako tumambay sa mga malls. Ngayon, papasok ako dyan ng bio pigeon o bio research na, ano nila, na store. Dati yan, meron niya sa SM Bacoor, sa may SM South Mall, tapos yan nga sa mga Mega Mall. Basta lahat ng mall na mapasukan ko, hinahanap ko kagad yan, bio research. Kasi dyan ako tatambay, nakaka-relax kasi. Then yun nga, makakakita ako ng mga ganitong klase ng kalapate. Yun din, parang siyempre bata tayo, hindi pa natin kayang bumili. Talagang literal tululaway tayo sa mga, ano nila, sa mga pets nila na nandun. Gaya ng mga isda, ibon. Yan, at syempre nga yung kalapate. Yan, grabe to guys, oh. Tingnan nyo naman. Talagang sobrang gaganda ng kalapate nila, oh. Ayan, oh. So, dito ko lang rin makakita ng mga ganitong kalapate, no. Yung talagang napakahuhusay sa karera. Yung mga pinanggalingan nilang lahi. So, ito yung talagang mga imported. At garantisado yan dito kapag sinabing bio research. So, yan. Abangan ninyo kasi nga tayo isa ring kalapatids. Baka sakali magkaroon din tayo ng ganito. Pag-iipunan natin yan. Tapos yun nga, abangan nyo aking pagsali sa club. At isasabak din natin yung makukuha natin dito. Kung sakasakali nga. So yan o. And ito pa nga, sinasabi ni Sir Alin. Yan, itong mga kalapati na nandito. Yun nga, dahil nga sila ay mga subok na yung pinanggalingan linyada. Yan, meron dito yung tinatawag pa nila, ayan o. Grabe, pang long distance talaga. Yan nga, powerful. Tapos, ito pa isa. Ito mga kulay, ano na to. Yan, para off colors naman. So, yung sinasabi ko sa inyo, no, hindi lahat ng pangkarera yung mga blue bars lang o yung mga checkered. Kadalasan kasi ganoon ang nakasanayan. Meron din sila pang off colors. Ayan o. So, hindi sabihin na off colors ay hindi na pwede pangkarera. Kahit rare pa yan, off-color pa yan, pwede silang isabak sa karera. Yan, lalo na kung nanggaling dito sa bio pigeons, yung inyong nabiling kalapate. So, yun. Napakasarap siguro ng pakiramdam magkaroon yan, no? Tululaway na naman tayo nito, mga kayang birds. Yan, no? Ito naman, puro puti. Ayan, no? White bandit. Yan. Kaya siya tinawag na white bandit kasi numanakaw daw ito ng panalo sa karera. So, lupit, no? Grabe, no? Ayan, oh, grabe talaga yung kanilang ano, mga ipot, oh. Gabundok na, pero talagang wala kang maaamoy na sangsang o baho ng kanilang ipot. Tapos ito yung Louis Van Loon, yan. Kung nakita nyo kanina yung pinanggalingan natin, yun nga si Van Loon, yan. Sa kanya nang galing yung mga lahi niyan. So, na ano pa nila, no, na ipasa-pasa pa nila. Yan, oh, grabe, ang gaganda, oh. Mga off-colors yan, pero pangkarera talaga yan. Ayan o, si Staff Van Riet Tenye Line. Ayan o, iba-ibang linyada. Sobrang dami. Nakakalula. Ayan o, kung mapapansin nyo, sa bawat line o linyada ng kalapate, may description silang nilalagay. Ayan nga, yung tough daw sa init. Uy, ito, grabe o. Ayan o, Red Bone Fabri o. Ayan o, Victor Fabri. Akala mo fancy siya o. Pero pangkarera rin yan sila. Grabe, no? Ang gaganda. So, yun, no? Mabalik nga tayo ron. Yan, may mga nilalagay sila, yan, no? Tough weather. All distance. Yan kasi, kaya yan nilalagay nila yung description yan is dahil yan ay subok na. Nasubukan yung kanilang lahi na pinanggalingan. Hindi naman kasi din nila ilalagay yan dyan kung wala lang, di ba? So, dun babase, kung gusto magkaroon ng ibon na yan, middle to long distance races, strong in very hot weather,
Yan, ito yung kukunin mo. So ikaw yung pipili kung gusto mo. So syempre maglalaan ka rin ng budget para dyan. Kasi nga hindi biro yung skills o kakayahan ng ngayon. Pulse yun, no? All distance, all weather, di ba? Kasi may ibang kalapate, mahina sa lamig, mahina sa init. So hindi nakaka-uwi. Pero pag ganito mga kinuha mo, yan, wala ka ng kaba-kaba niyan kasi nga alam mo. So syempre, didepende ka pa rin sa pagtitrain sa kanila. Ayun, hindi lang dahil sa pinanggalingan lahi. Ayun, long distance, speedbird. Ayun, crested and booted yan. So parang fancy din siya, no? Pag sinabing booted, ayun yung parang may mga balabalahibo sa kanyang paa. Yan, tas crested, yun nga, yun, meron siyang parang balahibo sa tuktok ng ulo na parang nagpapalong. So yun guys, nandito naman tayo ngayon sa kanilang Pigeon Showroom. So grabe no, sobrang dami talaga nila ng kalapate. At hindi lang basta kalapate itong mga to ha. Ito yung mga subok na, mga imported lines talaga. So kung ikaw ay isang kalapatid at talagang gusto mong magkaroon ng kalapate na may linyada at imported, dito ka lang pupunta. Kasi minsan yun nga, ayan o, grabe yung mga pangalan nila. Oh. African Black Eagle. Grabe, di ba? So kasi nga, minsan, kung sa iba ka bibili, hindi naman legit breeders at sellers, pwede ka nilang sabihan ng mga imbe-imbento lang na linyada ng kalapate. So, yun nga, hindi mo masabi kung, yun nga, mura nga yung pagkakapresyo sa'yo, o minsan nga, pricey pa din, basta sabihin lang yung linyada, eh, hindi ka garantisado doon. Kaya kung dito ka kukuha sa bio research, yan, masisigurado mo na kung ano yung linyadang sinabi, ayun talaga yung ibibigay sa'yo. So, walang magaganap na imbento lahat kung tawagin. Kasi yung iba ganun eh. Makabenta lang sila ng kalapate, hindi naman legit breeders din at seller. So, mag-iimbento ng linyada. Mahirap yung ganun, di ba? Yun, kukuha ka ng ibon, tapos akala mo kaya talagang tumawid ng dagat, din sasali ka ng karera. Yun nga, then gugulong lang pala, no? Yan. So kapag dito, yan, garantisado. Ito, grabe, oh. Detroit Bicker to. Sobrang ganda niya, no? Grabe, talagang tulong laway ko. Parang gusto kong iuwi. Grabe, no? Pero syempre, kailangan natin pag-ipunan pa yan. Yan. So ito, yan, oh. Antitikas niyang mga yan, oh. Mga foundation bird nila, no? Sobra, sobrang saya kung kayo makakapunta rito. So yun nga pala, no, nag-i-invite si Sir Allen sa mga gustong pumunta at makapasyal. Hindi kayo obligadong bumili. Welcome din kayo mga kalapatids o yung mga pet lovers dyan. So pwedeng-pwede kayong pumasyal dito. Then yun nga, pwede kayo tumingin-tingin. Hindi naman obligadong bumili pag sinabi pumunta rito. Kasi para ka rin pupunta sa mga malls, di ba? Yung mga pwesto nila doon, pwede ka naman pumasok, pwede ka rin tumingin doon na hindi naman kailangan bumili ka. So ganun din dito kasi baka yung iba dyan, ayun nga, ma-intimidate. Sabihin kasi baka isipin, uy, sobrang laki ng bio research, nakakahiyang pumasok. Hindi po, napakabait nila rito, napaka-accommodating nila. So yan ang in-offer din nila sa mga kagaya natin na pet lovers. So ayun guys, na nandito naman tayo sa area na to. Yan. Kung may mapapansin kayo, sige, tanungin ko kayo. Anong napapansin nyo sa mga kalapating nandito? Tama, lahat sila ay mga puti. Ito, gaya nito, sobrang laki niya, di ba? So, kung iisipin nyo, hindi sila pang karera. And then, yun nga, kayo na bahala mag-isip. Nakakalungkot mga isipin, pero meron naman talagang ganun. Ginagamit sila for meat purposes. Yan. Ito yung area naman nila na for meat purpose ng mga kalapate. Then, eto guys, nandito tayo sa Star Pets Bargain Depot. Yan, meron silang mga pump depot and industrial household. Yan, dito tayo sa fishes, yan, mga aquariums. So, pwede rin kayo ritong mamasyal o kung sakali may kailangan din kayo o sa mga nagsisimula, pwede kayo rin kumuha rito at bumili. Gaya niya, no? Yung mga ganyang klase, napapalinaw pa naman yan. May ginagamit dyan eh, kasi na-experience ko yan. Yung sandpaper,
na napakanipis yung number 1000. Kiskisin lang yan, nagmumukhang bago ulit yung mga yan. Ayan o. So magandang maganda tong mga to para sa mga baguhan, sa mga gusto magsimula. Ayan, matitibay pati itong mga to kasi ito yung mga dati, yung makakapal na gawa to eh. Hindi yung kagaya ng mga naglabas ang mga bago ngayon. Although magaganda rin naman yung mga bago. Pero yun nga, kung may kailangan yan, gaya ng mga stante ng aquariums, kung gusto nyo mag-open ng business ng pet shop o poultry, yan, bagay na bagay sa inyo itong lugar na to. Napakaraming items dito na pwede nyo pang mapakinabangan at magamit. And kung kayo naman yung nag-hobby rin, so medyo kailangan nyo ng items dito, punta lang kayo, then i-check nyo kung meron kayong matipuan yan, gaya ng mga cages, yan o. Magaganda pa at maayos pa sila. So, pwede pang pakinabangan. Pwedeng-pwede pa magamitin. Yan. Maganda nga to para makita nyo yung mga items na meron din silang in-offer dito. Pwede nyo silang i-check personally. Dito lang yan sa bio-research. Yan, gaya ng mga cage ng aso. Ang gaganda pa nito at ang titibay. Kung meron lang rin ako aso, baka kumuha nga ako ng cage eh. Yan. Kaso yun, isa pa rin yung pinagpaplanuhan pa rin namin ng mag-asawa. Hindi kasi po pwede rin yung mga bata eh. Pero titignan natin kung uubra dun sa backyard natin. Ayun ang mga cages nila oh. So sa mga nangangailangan nito, sa mga kayang birds natin dyan, ayun may pang travel pa nila. Sa mga papa free flight, meron din. Yan, nandito lang yan. Eto, maganda to sa kakatkil oh. O kaya sa mga Indian ringneck na cage oh. Pwede rin gawing colony nito oh. Pang kids. Yan o. Baka pagbalik ko, titignan ko kung makapag-avail ako nito. Kausapin ko Sir Allen, hingi akong discount. Yan. So, punta lang kayo rito sa Bio Research. Then, eto. Yan, meron din pang travel. Yan. Yan o. Kung meron kayong mga pang free flight, yan, pwede silang ilagay dyan. Yan. Ito yan o, sa mga may alagang pusa, aso, yan, pwede nyo yan gamitin. Konting linis lang itong mga to, mga ano pa to, bago-bago pang ano nito, materialis o. Yan o, yan sa pagdadali nyo sila sa airport o isasakay sa plane. Yan, sobrang dami nilang gamit dito na pwede pa nating mapakinabangan. Yan, mga stante o. Grabe. Yan. So, sa mga naghahanap, nandito. Kumbaga, parang ito yung we got it all for you. Yan. No? Hiniram ko pa yung linya na yun. So, ito. Yan. No? Yung mga small aquariums. Ayan. No? Yung mga pump. Pang mamalaki ang fish pan to. Tapos yan. Sa mga gilingan. Kompleto talaga sila. Grabe. So, yan. No? So hindi lang to para sa mga small breeders no o hobby. Meron din sila yung mga gusto mag-business nga, mag-open up ng business yan no. Ito sa mga gardens na may malalaking gardens, yan. Sa may mga farm nandito. Eh mga tank. And guys no, sa ating mga ano dyan, viewers and subscribers, yung mga loyal, pati sa mga nagba-vlog na rin. Ito, maganda rito. Meron tayong free lunch. Yan. Kapag umabot tayo ng lunch time, habang nagtutur dito, nagbibisit tayo sa ano, sa may bio research. So, yan o. Talagang panalo-panalo ka rito. Meron ka ng t-shirt, meron ka pang cup, libreng face mask, then free lunch pa. Di ba? Ayos. Then, eto na guys, meron tayo ritong ipapakita. Eto, pwede itong ganapan ng mga events, yan, mga bird shows, yan. Ito yung kanilang tinatawag na auditorium o yung pinaka-hall nila. So, under construction pa siya, napakalabak nito, napakalaki. Yan, then eto naman yan sa taas. Dito no, ini-invite natin kapag natapos, maganda rin ditong tumambay at magpa-free flight. Yan. Minsan nga, yayayain ko ibang tropa, ibang kagrupo. Yan, tatry natin dito magpa-free flight. Open naman sila sa lahat, basta pet lovers ka, no? O gusto mo, o interested ka na magkaroon ng pets.
So yun guys, no, hanggang dito na lang muna siguro. Dahil sa sobrang laki nitong bio research, mahaba yung ating video. So abangan na lang ninyo yung ating part 2, no.